Hindi ko alam kung paano at kailan minahal ni Christine si Wilson at ayoko siyang mamatay. Nakita ko kung paano niyang nasugatan ang sarili niya at ayokong gawin niya ulit yon. I care for her. I care for them. Pero anong gagawin ko? I love Wilson so much. Binuhos ko lahat ng luha sa pagiyak hanggang sa kung saan na lang silang huminto. Nawalan na ako ng boses matapos umiyak at wala ring lakas pero pinilit kong tumayo para lumapit sa couch. Nanginig kong inabot ang phone ko at nung makita kong pangalan ni Wilson, pagkabukas ko mas lalo ko nakaramdam ng hapde. I'll go to my parents' house for a minute. Susunduin kita maya-maya. Wait for me. I got you something. Imbes matawa sa nabasa, nakaramdam ako ng sakit na hindi ko maipaliwanag. And after 5 seconds, a notification from a trusted news page popped up. Inig ko yung binuksan at sa pagkakataong yun, muling tumulong luha kong akala ko'y naubos na. A Red News article were confirming that Christine Alcantara took a lot of sleeping pills. Nag-break ang record sa ospital and the news page covered it because Tita Christina is well known. Oh my God! Umiiyak na sambit ko bago ko napasabon at sa buhok ko. Ba't bang malas ko? Ba't hindi ako pwedeng maging masaya? Ba't parang pinagkakait sa akin lahat? Patakbo akong pumasok ng kwarto ko habang umiiyak. Nilabas ko ang malalaki kong maleta at mabilis na pinasok lahat ng gamit ko doon. And when I'm fastly packing my things, I look a flight to the country which I think first. I book a flight to Turkey. You will understand me, Wilson. I hope you will. Umiiyak na sambit ko at sinasara ang dalawang malalaking maleta. Matapos gumagayos ng damit, nagsuot ako ng kapat ng shade saka lumabas. Iniwan ko susi ng kotse at ng kondo ko sa loob dahil hindi ko na nakikita pa ang sarili kong bumalik dito. I booked a cab and I told the driver to bring me to the airport. Maswerte ako dahil nakakuha ko ng flight at 3 oras mula ngayon. I prayed silently while I'm inside the car crying silently. Higit 2 oras bago ko nakarating sa airport. I rushed because any minute from now, Wilson will probably know about this. Di ko alam kung tama ba itong gagawin ko. Papasok ako sa airport nang biglang mag-ring ang phone ko. Namatla ako sa kaba na makita ko ang pangalan ni Wilson na tumatawag. I swallowed hard before answering his call. Pero tuloy-tuloy ako naglalakad papasok. Where are you? I'm here in your condo, Ivana. Where are you? Madiing sambit niya kaagad. Napangiti akong mapait. He cannot blame me for this. Ginagawa akong alam kong tama. Ginagawa ko to kahit nasaktan pa ako. I grew up like a puppet who's controlled by everyone. Wilson, please understand me. Nanginginig na sambit ko. Where are you? Just tell me where you are so I can go there. Tears fell in my eyes without minding anyone. His voice was angry and pained. Wilson, I am so sorry. I'm so sorry. Humihikbing sad ko bago tuloy ang pinatay na ang tawag. I turned my phone off. Mas binilisan ko pa ang paglalakad at pagkatapos kumuha ang scanner. Ang mga maleta ko, saktong tinatawag na ang flight ko. Mas dalo pa akong humagulhol nang makarating ako sa loob ng eroplano. I cried so hard. Maraming mga nagtanong sa akin pero wala ako ni isang tiningnan. Humagulhol lang ako sa lumilipad na eroplano. I chose this. I chose this and I must not regret it. Kahit ano pang mangyari sa buhay ko, hindi ako makakalimot sa mga nangyari. I love Wilson so much. But this time, my selfishness was gone. I chose to sacrifice. I chose to hurt myself. I chose this and it's fine if I get hurt. After an hour of crying inside the plane, I finally stopped. Tulala ako hanggang sa mag-serve ang pagkain at wala na akong gana. I want to vomit. Nagsisisi ako. Parang gusto kong tumalon at bumalik ng Maynila, but I won't do that. Pangangatawanan ko ang desisyon kong to. Are you okay? Tanong nasa tabi ko kaya't mapait na mga kong ngumiti dito. Yes. Wala sa sariling sagot ko bago pumikit. Mas mabuti kung kamuhiin ako ni Wilson. Mas mabuti para kalimutan niya kaagad ako. And me? Hindi ko alam kung makakalimutan ko siya. Maybe no. It made me feel what I wanted to feel. Sa maikling sandali naranasan kong pakiramdam na minahal. He will never be forgotten. I will always remember him every second of the day. I will probably continue loving him even if the worlds are apart. Hindi ko maalis ang sakit sa dibdib ko. And after 15 hours, we landed in Izmir. Ang una kong ginawa na makalabas sa airport, naghanap ng towel. At nahirapan pa ako dahil sa salita, pero nakahanap din ako ng maliit na hotel. Agad ako nakatulog sa pagod at pagising ko, muling bumalik sa akin ang lahat. Di ako makapaniwala sa naging desisyon ko pero nandito na ako kaya haharapin ko na lamang. I knew in myself that I will spend countless years here. This is my first time here but I need to be strong.
Naglakas daw ba ako magtanong-tanong, mag-isa rin ako naghanap na makakainan. Dalo lang restaurant sa hotel kung saan ako tumutuloy. I need to get a small apartment. May pera ako pero magtitipid ako, dalo na akong plano pang bumalik ng Manila. Dad and his family must be happy right now. But I hope that Christine is safe. Wala na akong pakialam sa mga iniisip nila. I am a coward. Yes, I chose this instead of fighting. Dinigo ko si Wilson. Walang kwenta ang pagmamahal ko kasi iniwan ko siya. But what should I do? Ito lang ang alam kong tama. Dahil di rin ako magiging masaya ng buo kung tuluyang nabawian ang buhay si Christine. She loves Wilson. At kung sakali mong matuloy ang kasal nila, mananatili lang akong tahimik. Masasaktan ako pero wala akong sasabihin. He will be a great husband. He is a great guy. Tinigil ko ang pag-iisip dahil ako lang din ang nasasaktan. I spent my lonely days on finding an apartment and I finally found one. Nakakita akong maliit na apartment na pupwede sa akin sa isang maliit na village dito sa Izmir. I liked it here. Tahimik at walang nakakakilala sa akin. I completely erased everything. I deactivated my accounts and I want to start a new life alone. Dahil sa paraang to, magiging masaya ang mga tao na ayaw na ayaw sa akin sa Pilipinas. I'm so happy for them. Happy New Year, Wilson. Malungkot na sambit ko habang nakatulala sa buwan. I'm hoping that you will now forget me. Magalit ka sa akin pero sana huwag mong kalimutang dumaan ako sa buhay mo. I'm a bad woman but I love you. I hope I made you feel how in love I am with you. Hindi ko alam kung kailan tayo magkikita ulit pero sana maisip mo kung gaano ko gustong humingi ng tawad. I am so sorry for being a coward. Sorry because I'm not strong enough. I am so sorry because I need to leave you. I'm so sorry because we need to part ways. I'm so sorry because I am not perfect. I am so sorry that we ended up like this. Sorry for everything. Sana kung magtagpo man tayo sa sunod, titignan mo pa rin ako. Kahit ilang segundo lang. Pero hindi kita masisisi kung kakalimutan mo ako ng tuluyan. I will surely accept everything. I'm having difficulties with communication to other Turkish who does not know how to speak English. So after 3 weeks of staying here, I decided to enroll myself in Turkish language class so I could explore their language. I want to apply for work here so I need to learn their language. Günaydın! I greeted the Filipina I met here. She's in her mid-30s and her husband is Turkish but they don't have a child. She's friendly and immediately knew that I'm a Filipina, so she made friends with me, which is good, so I could talk to someone while I still don't know how to speak in Turkish very well. Nakatira sila di kalayuan, pero palagi siyang dumaraan dito sa apartment ko at binabati ako. Hi Ivana, you look so beautiful, she said. Thank you so much. Are you on your way to the grocery store? I asked and she nodded. Yes, do you want to come with me? Or you have a Turkish class? She asked. I have no class so it would be nice to come with you. Araw-araw yun ang ginagawa ko. Sumasabay ako kay Hira na mamasyal dito lang sa village para maabala ko rin ang sarili ko. And I'm also practicing my Turkish language and I must say that I'm learning a lot because I could really understand them. Naka-adjust akong mabilisan dito sa Turkey. It's much colder here but the people is nice and friendly. I'm alone and I threw my old phone away because I don't want to remember anything. Ayokong dalawin ako ng kahit sinong iniwan ko sa Pilipinas, kahit sa panaginip ko lang. Or maybe not. I'm always hoping every night to see Wilson in my dreams. Dahil kahit panaginip ko lang ay gusto ko sanang humingi sa kanya ng tawad. I am not expecting that he will find me here in Izmir. Alam ko din ni Wilson ako mahahanap dito sakali mang pinahahanap niya ako. Turkey is the last country he will think that I went to. Una yung iisipin, Japan, o kaya yung ibang malalapit na Asian countries. Time flies so fast. Parang kahapon lang ako nandito at di ko namalayan isang buwan na pala. I am not enjoying to be honest. I wanted to fly back to Manila and kneel in front of Wilson. Gusto ko magmakaawang tanggapin niya ulit ako. Gusto kong gawin yon pero masyado na akong huli. Isang buwan na kaya pangangatawanan ko na lamang. Pangangatawanan ko na lang hanggang sa kusang maghilom ang mga sugat sa puso ko. Hanggang kaya ko nang umiti ulit. After learning for a month and a half of Turkish, I tried to apply as an editor in a small publishing house here in Izmir. And I immediately got accepted because of my fluency in English, which they really need because some books are written in English and I will be the one to edit that. Sobrang saya ko na makauwi ako sa apartment ko dahil sa nakuhang trabaho. I planned to cook chicken garlic for a simple celebration because of my new job. Pero habang naghihiwa ako ng bawang, bigla ko naramdaman ang pagbaliktad ng tiyan ko dahil sa amoy nito na sobrang baho. What's this? Diring-diring tanong ko habang nakatanaw sa mga bawang. At ilang sandali pa ay tuluyan na nga ako nasuka, kaya tumakbo ako papunta sa banyo para sumuka ng sumuka.
I am not sick, but what am I throwing up because of garlic? Pero ba't ang sama ng amoy ng bawang? After vomiting, I cleaned myself before going back to the kitchen. Tinapon ang mga bawang na nandito sa kusina, tsaka kumuha ng juice sa ref para uminom. Nakaramdam ako bigla ng pagkahilo, kaya pumasok ako ng kwarto at mabilis sumiga sa kama. This is too early for getting sick. Alas 10 pa lang ng umaga dito sa Turkey. Pumikit ako at hinila na kagad ako ng antok. At nang magising ako, gabi na, kaya dali-dali ako nagluto ng pagkain na hindi na makakapagpasuka sa akin. At nanood ng TV, yakap-yakap ang unan. Sa sumunod na araw, nagising ako dahil nakaramdam ako ng pagsusuka. I fastly run towards my bathroom to throw up. Nanlamig ako dahil sa pagsusuka at nanginig sa panghihina, pero pinilit kong tumayo dahil itong unang araw ko sa trabaho. Nahilo pa ako kaya't bahagya akong pumikit, pero kalauna naging maayos naman kaya tumiretso ako ng kusina para kumuha ng maligamgam na tubig. Pinakiramdaman kong leeg at noo ko para tingnan kung nilalagnat ba ako, pero wala naman. I cook my breakfast and eat in my peace. Gustuhin ko man uminom ng gamot, pero wala akong kahit ang anong gamot dito, kaya minabuti kong mamaya na lang. Matapos ko mag-ayos, lumabas na ako ng apartment ko. My new work is just a meter away from him, so I won't get tired if I will just walk. Nakita ko agad si Hira, kaya't kumaway ako sa kanya at hinintay niya naman ako. Good night din! Masiyang bati niya, pero ngumiti ako ng mahina kasi medyo wala rin ako sa sarili dahil sa pagsuka ko kanina. Hasta hisidiorum? I'm feeling sick. Nanlaki ang mata niya sa sinabi ko at agad niya akong hinawakan sa leeg ko. Have you taken any medicine? Not yet. Malisin. You should. Later, I think it's not this bad since I just vomit earlier. Kruston? You vomited? Tumango ako sa tanong niya kaya't bahagya siyang natahimik. Ilang sandali pa, tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa na siyang kinakunot ng noo ko. What? Nagtatakang tanong ko. Aren't you pregnant? She asked and my whole world stopped. What? Tila bulong na sambit ko habang nakatulala. I am not pregnant, right? Hira did not say anything again. Naging tahimik ako hanggang makarating sa opisina kung saan ako nagtatrabaho. I busied myself with work but Hira's words did not lift my head. Di ako makampante dahil posible ang sinabi niya. Sa gitna ng pagtatrabaho, dahan-dahan ako napahawak sa tiyan ko. I'm almost 2 months here. Is it really possible that I'm pregnant? Pero walang umbok ang tiyan ko. O sadyang wala pa dahil malita kong magbuntis. What if I am? It is not possible since Wilson and I made love countless of times without using protection. I also stopped taking pills because I always forget about it. Kung totoo ngang may laman ang tiyan ko, ay anong gagawin ko? Sobrang gulo ng uto ko hanggang matapos ako sa trabaho. Kaya hindi na ako nagdalawang isip pang bumili ng pregnancy test bago ko umuwi sa apartment ko. Gosh, I don't think I can do this. Naiiyak na sambit ko habang binabasa ang instructions sa pregnancy test. Wilson is not here with me. What should I do? Hindi ko kaya to. Nanganginig ang mga kamay kong sinunod ang nakasulat sa instructions. At halos mahimatay ako nang unti-unting lumabasa isang pulang linya. My tears fell and I thought it's negative. Pero huminto sa pagtibok ang puso ko ng ilang segundo nang biglang lumabas ang isa pang pulang linya na hindi gaanong kita. My eyes widened. I cursed and I immediately got the pregnancy test. Tinignan kong mabuti kung dalawang linya ba talagang nandun at alam ko, hindi ako namamalik mata. Put my palm on my face to cry harder when I'm holding the pregnancy test. I am indeed pregnant. I am carrying Wilson's child. Anong gagawin ko? Umiiyak na bulong ko. Do I need to get back? What should I do? Lumabas ako mula sa banyo at mabilis na bumalik sa kwarto ko. I quickly grabbed my new phone. Tilingnan ko yun ang matagal habang nag-iisip ng posibleng magawa ko. Pero walang naman ang utak ko. Should I contact Wilson? I clearly remember his number. Pero kapag ginawa ko yon, baka magkagulo ulit. Hindi ko pa alam kung anong nangyari kay Christine. Wala ko alam sa mga nangyayari sa Pilipinas. Mahigpit kong hinawakan ng phone ko habang umiiyak. Looks like I need to do this alone. I can do this. Bulong ko sa sarili ko at dahan-dahang hinimas ang tiyan ko. I know that I'm wrong for making this decision, but I wildly want to live in peace with my child. Gustoin ko man kasama si Wilson, hindi muna sa ngayon. Hindi pa pwede sa ngayon. This time, I will choose myself. I will choose the peacefulness that I want. I am pregnant, Hira. My friend's eyes widened in shock, and she immediately hugged me. Wala sa sarili ako napangiti dahil sa saya niya. Congratulations! I only gave her a smile. You must tell your boyfriend about it? I smiled sadly because of what I heard.
At nakita niya naging expression ko kaya bigla siyang natahimik. It's complicated, sabi ko. I'm sorry, Ivana. Salim and I will help you. Tutulong ako. Sabi niya kaya nakaramdam ako ng ginhawa dahil doon. Right from this moment, I pictured out my future with my child. I need to work so I could buy a decent home here. I need to give my child everything that I can. Mamahalin ko siya ng buo para hindi niya maranasan ang naranasan kong lumaki na walang nararamdamang pagmamahal sa magulang. I will do everything. I have flaws, but I will do everything to be a good mother. I can't be perfect, I know, but I will try. And for Wilson, when our path crosses again, I will introduce our child to him. Tatanggapin ko lahat ng galit ni Wilson dahil kasalanan ko naman tong lahat. I chose to give up. I chose to be weak, but this time, hindi ako magsisisi dahil may lalayo kong anak ko sa toxic na paligid. My father loathes me, and Wilson's mom hates me. So this decision is somehow right. I saved Christine and I could give my child a peaceful life. Ayokong maranasan niya ang naranasan ko. Ayokong makarinig siya ng masasakit na salita. Ayokong masaktan siya kaya mananatili lang kami dito. Kaming dalawa lang. Kahit kaming dalawa lang. Nagpa-check up ako sa doktor dito at napag-alaman ko nga higit isang buwan na akong buntis. Sobrang saya ko dahil alam ko na mula ngayon. Hindi na ako mag-iisa. Kaya nagtrabaho ko at nag-ipon ako hanggang sa kaya ko pa. I still have my savings but I won't touch them for now because I will need it when my baby is out. I need a spacious house. Gusto ko na paglabas ng anak ko, makapaglaro siya sa malapad na lugar. I want my child to experience what I did not. I will buy a lot of toys. I will kiss and hug my baby every day. Hindi ko titipirin ang pagmamahal na pinapakita ko sa kanya. I am now a mother. Finally, I am now a mother. Bawat bang dumaraan, mas lalong nahahalata ang umbok ng tiyan ko na mas lalo kong kinatutuwa. Nahanap na rin ako ng buhay na bibilhin nasa tabi lang ng bahay ni Nahirat ng asawa nitong si Salim. At yun ang plano kong bilhin dahil medyo malaki at kaya ng budget ko. I am so excited for your baby. I bet he is a boy, Hira said while caressing my tummy. I want a boy too. I want a boy who has his father's face. Kahit wala na siyang makuha sa akin. Kahit puro kay Wilson na lang. At dito na po, nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.